Hello po sa lahat, ako po si Shella at nais ko pong ibahagi ang aking kaalaman sa music theory sa video na ito. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang structure at degrees ng major scale. Pagpasensya na po ninyo kung ang mga terms po na aking mababanggit ay maaaring komplikado po. At naisip ko po na ito ay importante para po sa inyong dagdag kaalaman. Ang una po ay yung structure ng major scale. Ang major scale po ay diatonic scale, na ang ibig sabihin ay mayroon po itong limang whole tones at dalawang semitones. Ang pagkakasunod-sunod po ng agwat ng mga nota ay whole, whole, half, whole, 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 half. Ang whole tone po ay tinatawag din nating whole step. Ang semitone ay tinatawag din po na half step. So sa C major scale po na ating gagawin ay ititingnan po natin ang agwat ng kada isang nota sa bawat isa. So yun pong C note, kung pupunta po kayo sa inyong mga keyboard or piano, hanapin po ninyo ang middle C. So, from C to D ay whole tones po yun, or whole step. C, tapos mayroon po tayong dadaan ng black key papunta sa D. From C, 1, 2, 3. So, yun po ay whole step. From D, papunta naman po ng E, 1, 2, 3. So, whole step ulit. From E to F. 1, 2. Half step. From F to G. 1, 2, 3. Whole step. From G to A. 1, 2, 3. Whole step. From A to B. Whole step. From B to C, 1, 2, half step. So yun po ang structure ng major scale. So ang major scale po na ina-analyze po natin ngayon ay ang C major scale, o tinatawag din po natin key of C. Dahil ang key of C po ang pinakasimple na wala siyang flats or sharps. At mayroon po tayong tinatawag na scale degrees. Yun po ay music term na ang bawat isang degree sa scale ay may terminolohiya. Yung mga Roman numeral po na nakikita ninyo ay yung iba po ay naka-uppercase at yung iba ay naka-lowercase. So, sa una po, ang first po ay tonic. Second, supertonic. Third, median. Fourth, subdominant. Fifth, dominant. Sixth, submedian. And seventh, leading tone. At yung pong pang walo ay pareho lang po, tonic. So yun pong nasa nakikita po ninyo, yan po ang C, D, E, F, G, A, B, C na C major scale. Sa pamamagitan po ng scale degrees ay malalaman natin ang mga triad na meron na naka-major or minor sa C major scale. So makikita po natin, sa una po ay yung first po na Roman numeral naka-uppercase po siya. So hanapin po natin yung mga triads. Yung triad po ibig sabihin, tatlong nota po na sabay-sabay pong tinutugtog.
At ito ay tinatawag din po natin na chords. Bali, yung chords po ay sa term sa music, yung chord po, pwede naman pong dalawang nota lang ang tinutugtog or dalawa, tatlo, apat, limang nota. So, ito po ay triad na chord. So, analyze po natin. First po ang C. C, E, G. Gamitin po natin ang finger number 1, 3, and 5. C, E, G. That is C major. I-move po natin lahat ng mga notang ito papuntang kanan. D, F, A, D minor. Mag-move po ulit sa kanan lahat ng nota. E minor. Lahat po ng nota papunta sa kanan ulit. F major. So, papunta pong kanan ulit. G major. Papuntang kanan po ulit. A minor. Lahat po ay i-move ulit sa kanan. B diminished. At ipunta po ulit sa kanan lahat. C major. So, bumalik lang po ito sa C. So, ang distance po from C to C ay octave po, tinatawag na octave. So, yung pong ating mga tinugtog, yun po ay mga triads in major and minor. At kasama po ang diminished, yung number 7, 7th na leading tone ay naka-diminished po yun. So, sa... Ang makikita po natin na yung mga chords na yan ay naka-triad. So, ulit po, triad. Kasi po, ito ay tatlong nota na binubuon in thirds. So, pag yung triad po, ang ibig sabihin by thirds. So, from C, 1, 2, 3. From E, 1, 2, 3. So, C, E, G, triads po. Maganda po na makabisado ninyo ang mga chords po sa key of C or C major scale. So, ang maganda po nito ay araw-araw po ninyong kabisaduhin ang mga chords. At kahit po 15 minutes every day ay makapag-practice po kayo para po matandaan po ninyo at makabisado ang key of C. At ang mga major, minor, and leading tone po na triads sa C major scale. Sana po ay nakatulong po ang pag-aaral na ito para po sa inyong lahat. Maraming salamat po at God bless po sa lahat.